talk to us more about the situation in Bulacan. We have with us via Zoom Bulacan Governor Daniel Fernando. Welcome to the Big Story, Governor. Governor, can you? Hello, Governor. Parang nakamute pa po yata kayo. Yes. Okay. Magandang gabi po. Yes, Ms. Juan and Robbie. Magandang gabi. Good evening. Sir, kanina po, we heard some residents saying nagulat sila. Sabi nila, we have not seen anything like this before in our area. Is that an accurate statement? And in general po, kamusta po ang Bulacan ngayong gabi? Well, yung pong mga ibang residente natin na nasa evacuation center ay nag-uwi ng iba. Ano po? Kanina, as of 3:30 ay meron tayong mga 1,500 na mga evacuees, ano po. At kanina, nag-uwian na sila dahil nung pag-araw na, ay nag-uwian yung iba. Pero iba, nandoon pa sa evacuation center dahil lalo na nandoon sa mga coastal areas. Ano po. So, okay naman. Yung medyo may baha na lang ng ano natin ngayon ay yung tinamaan yung District 3. Ano po, itong San Miguel, San Ildefonso at San Rafael. Dahil dyan po halos dumaan yung bagyo. Kaya salamat na lang sa Diyos at lumiis na rin at hindi tumama ng gusto. Ano po? Kaya lang, kawawa yung bandang Nueva Ecija dahil doon mismo pumunta. Yun po. At kanina ay nandun tayo sa Puninaria dahil nakuha yung ating mga rescue team na 5 tao, na 5 rescuer natin. At ito ay mga nalunod. Ano po? Nung sila ay kasalukuyang gumagampan sa kanilang tungkulin. So, yun po. Governor, balikan ko lang yung sinabi ni Robbie. Marami nga sa inyong mga residente, sinasabi, pati yung mga opisyales, nagulat daw sila no, dito sa pagsasalantangan ni Bagyong Karding. Pero meron ding mga nagsasabi na hindi naman bago na makaranas kayo dyan, or at least in these areas na makaranas nga ng mga pagbaha dahil nga catch basin ito from different areas, from mga dams, ganon, and higher elevation areas. So, what really happened? Nabanggit nga rin yung 5 rescuers na nalunod. What happened there? Yung sa 5 rescuer natin, actually nakasakay sila sa truck. Ngayon lang, lumipat lang sila sa bangka just because of nasira yung truck. Ngayon, nung lumipat sila sa bangka, at kasi rin sila nagsasagwan, while nagsasagwan sila, they're counting, you know? Ganoon naman yun eh. So, biglang may, according sa report ng San Miguel disaster officer, biglang may bumagsak na pader, at pagkatapos, yun na, biglang na, nabagsakan yung mga tao at natatangay sila ng tubig ngayon. Yun, at malakas yung current dahil yun yung galing dyan sa kabundukan. Ano po, yung sinasabi ng mga tao na bigla silang nagulat sila sa lakas, itong mga tubig na ito galing yan sa kabundukan dyan sa may bandang Sierra Madre. Na alam naman natin na okay, itong banda yan ay catch basin yan eh. Yan ay magbababa ng, yung galing kasi ng Sierra Madre, bababa yan, papuntang San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, bababa na yan, papuntang Candaba. Ano po? So, yan yung mga nakaganapan talaga na itong lalawigan natin, ganyan, talaga namang catch basin tayo ng mga ulan na yan. Pero itong nangyaring ito sa lakas ng ulan na nangyaring ito, ay ito'y galing doon sa kabundukan. Ano po? Yeah, Governor, yung sa tansya nyo po ba, ay siyempre matagal pa ang usapan, titingnan nyo ng masinsinan kung ano talaga nangyari. Pero dami ng ulan lang ba talaga ang rason, ang nagdulot ng pagbaha? Bukod sa tubig, ulan, at bukod sa, I mean, apart from the fact na, gaya nga na sabi, catch basin to, were there other factors that contributed to this? Yun lang, boss. Galing lang dyan talaga sa kabundukan. Tubig, ulan talaga, napakarami. Right, nabanggit kasi doon sa, I don't know if you heard the report that we played before this interview, Governor, pero nabanggit ni Mayor Tiongson noon mula sa, I believe, San Miguel, Bulacan, na medyo nabanggit niya yung quarrying as isang reason. Saan po ba tong quarry na binabanggit niya? Nasa Sierra Madre po ba yun? Well, sa totoo lang po ay yan ay pinigilan na natin. May mga quarry talaga nagaganap diyan.
ano po, sa bandang DRT na yan, dyan sa bandang area ng San Miguel na yan. So, actually, nakatigil po tayo sa quarry ngayon eh. Dahil nga, maraming mga nag-i-illegal quarry. Simula pa po nung nakakatatlong linggo na po kami tigil ang ating quarry. Because nga, inilalabanan natin itong mga illegal quarry operation na ito at yung anti-overloading na nasisira yung ating mga kalsada. Yun po. So, yun yung isa sa mga kaganapan dito. Eh, isa na yan siguro sa talagang nakapagbibigay ng mabigat na problema. Ano, yung pagkukwari dyan sa taas. At saka, syempre, binabantay naman natin itong mga illegal loggers. Ano po, at bawal talaga mag-log sa province of Bulacan. At nung pala, pinigilan na natin to. Ano po. Pero sa totoo lang, talagang napakalakas at ibang klase. Ano naman natin, di ba, signal number 5. Hindi lang din hangin yung dala eh. Hindi lang hangin. May kasama pang malakas na ulan. Yun po yan. Alright. Ingat po sa inyo, sa inyong mga constituents dyan. Maraming salamat, Bulacan Governor Daniel Fernando.